Breaking news! Nakakagulat na tagpo. History in the making na naman to sigurado. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos lumabas ang totoong kulay, matapos mapasugod sa isang lugar para sa kakaiba at one of a kind na misyon. Paano ba naman kasi mga kababayan? Gumawa lang naman ng matinding move si PBBM na siguradong magpapaiyak sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nangangailangan. Halos walang pahinga ang ating mahal na Pangulo sa sunod-sunod na schedule nito, ngunit hindi talaga ito mapigilan sa motibo niya sa ating bansa. Sa katunayan, pilit itong tinatago pero lumalabas ang mga resibo ng kanyang mga pinaggagawa sa ating bansa. Naku po, sigurado na namang maglalabasan na naman ang mga bashers dito. And wait, there's more mga kababayan. Dahil milyong-milyong piso ang pinalabas ng pamalang Marcos sa proyekto ngayong araw. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ay nagpaabot ng mahigit 50 milyong piso na tulong pinansyal at serbisyo sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad sa Camarines Sur. Sa kanyang talumpate sa Puerto Camsur Sports Complex sa pamamahagi ng tulong, sinabi ni Pangulong Marcos na ang Office of the President ay naglaan ng 50 milyong piso para sa mga biktima ng kalamidad na ipapamahagi ng Department of Social Welfare and Development. Makakatanggap aniya ng tig 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang mga pamilyang naapektuhan. Sa 5,000 benepisyaryo, 600 bawat isa ay mula sa mga munisipalidad ng Minalabak at Nabwa. 100 katao naman, bawat isa ang makakatanggap ng 10,000 piso mula sa Milaor at Bula. 450 beneficiary naman sa San Fernando, 400 beneficiary mula sa Gainsa at Baaw, 350 beneficiary sa Kaanan at 250 beneficiaries mula sa Libmanan at Kalamigan at tig 200 naman mula sa Calabanga at Pili, Camarines Sur. Ipapaabot din ang tulong pinansyal sa 100 residente bawat isa mula sa munisipalidad ng Pamplona, Bombon at Maragao. Bago ang pagdating ni Pangulong Marcos, pinalawig ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel ang 247,442.25 milyong piso na bayad sa crop insurance sa 10 magsasaka na naapektuhan ng Super Typhoon Julian. Kasalukuyang pinoproseso ng Philippine Crop Insurance Corporation ang mga bayad sa crop insurance para sa mga magsasaka na apektado ng severe tropical storm Christine. Sa isang situation briefing sa Naga Hall noong nakarang linggo, naglabas si Pangulong Marcos ng kabuuang 130 milyong pisong tulong pinansyal, 50 milyong piso para sa Albay Governor Glenda Ong Bugao, 30 milyong piso para sa Naga City Mayor Nelson Legacion at 50 milyong piso sa Camarines Sur. Bago matapos ang kanyang talumpati, pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang mga residente na kasalukuyang nararanasan ng Pilipinas ang epekto ng climate change. Tiniyak niya na aktibong tinutugunan ng gobyerno ang mga sitwasyong ito. Inutusan ni Pangulong BBM ang lahat ng katuturang ahensya ng gobyerno na bumuo ng isang komprehensibong proyekto sa pagbawas sa baha, kabilang ang mga pagsisikap na muling bisitahin ang Bicol River Basin Development Program. Upang ipaabot sa atin ang kanyang mensahe, ang ating pong panauhing pandangal, mga kababayan, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang babatingin ko po ang ating mga bisita rito, pero magsiupo po tayo. Babatiin ko lamang ang ating mga kasamahan dito na members of the cabinet na pinangungunahan ng ating Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. At siyempre, ito yung pinakakilala ninyo at siya ay gumagalaw. At laging nauuna pagka may sakuna at may problema,
ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. At nandyan din po ang ating Secretary ng ang aming SAP, Secretary ng Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. And our Press Secretary, of course, Secretary Cesar Chavez. Ang ating Kamsur, 2nd District Representative, Elrey Villafuerte Jr. Ang 3rd District Representative naman ng Kamsur ay Congressman Miguel Luis Villafuerte. Camarines Sur, 1st District Representative, Representative Tsuyoshi Anthony Horibata. Ang ating Camarines Sur Provincial Governor, Vincenzo Renato Luigi Villafuerte. Happy birthday. Lahat ng ating mga local chief executive na nandito, ang pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming ang dala. Kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At aking kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal, ladies and gentlemen, marhay nga aga sa gabos. Narito po ako muli upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaan po ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursige tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan nating gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakan batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng Master Plan at Feasibility Study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimula na natin itong ating mga ginawang plano
para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit, ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga taga-Kabsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na, at may banta pa, na panibagong bagyo sa puntong ito. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo.